Meron na ho ba kayong detalyadong plano, step by step? Paano isasara ang mga pogo? Ang magandang balita, para masagot ko ang iyong katanungan, nag-meeting kami ng Department of Labor and Employment. Okay. Pinamumunuan po ni Secretary Benny Lequesma. Dahil kung inyong matatandaan, ang naging utos ng Pangulo ay hindi lang sa PACCOR. Matapos na nung ihayag na niya at sabihin na niya aking hiniling na o ini-instruct ang PACCOR na i-wind down ng operations ng POGO, eh nagkaroon na po ng pandemonium sa loob ng Kongreso. Pero ang susunod na sinabi niya ay inaatasan ko rin ang DOLE at ang aking mga economic managers na mag-usap-usap na rin nang sa ganun ay makita rin ang paano natin maiipsan ang magiging kapalaran ng ating mga manggagawang Pilipino. Pag-usapan po natin ilan talaga yung numerong involved. Ano po, ilan po ba ang isasarang pogo? At ilan ang parang ano yung winding down process? Paano sila aabisuhan na, sorry guys, time's up? Okay. Una, gusto kong liwanagin. Ang ban na iniutos ng Pangulo ay para sa lahat. Okay. At hindi lang ito sa POGO. Kasi gusto kong ipaliwanag, Mama Luna, nung siguro kalagitnaan yun ng nakaraang taon, 2023, ay minarapat namin ideklara sa probationary status ang 298 more or less na inabutan ko na po. Correct. Na may lisensya. Matapos po ang pagsubaybay, matapos ang pakikipag-ugnayan, nakita namin na hindi na po involved sa gaming operations ang mga may lisensyang tinutukoy kong 298. Ano na po? More or less. Ang ginagawa na po nila, hindi na po gaming. Criminal activities na po. Okay. Mm-hmm. Okay. Nandiyan po ang credit card fraud. Mm-hmm. Nandiyan po ang investment scams. Mm-hmm. So, matapos po namin nakita yon, kaagad namin dinesisyonan na itiklarang probationary ang status ng lahat. Hiniling namin sa kanilang mag-reapply muli. Okay. Mm-hmm. Sapagkat nakita namin, at bukod doon, dagdag pa doon, mamalo, binago po namin yung balangkas at mga guidelines ng overseas gaming licenses. Okay. Dahil napakasama na ng imahe ng salitang POGO o yung term na POGO, inarapat na rin namin i-rebrand na rin ito. IGL. Kaya naging Internet Gaming Licenses po yan. Okay. Para nang sa ganun, mamalo, we're able to distinguish between the legal and the illegals. Okay. Ang maliwanag po sa ngayon, nung sinala po namin, when we purged the list, bumagsak po ang numero sa 46. Alright. 46. Okay. Nung pong 46 na yun, masinsin po ang pagmamonitor. Masinsin ang enforcement. Tatlo po sa pangkasalukuyan ay suspendido. Alright. Kaya sa mga sandaling ito'y tayo nagkwekwentuhan, 43 po ngayon ang natitirang may lisensya tinatawag nating Internet Gaming License. Alright. So Chairman, yan yung pangamba ng ilan. Pagka sinabi ninyong wala ng lisensya, dineclare yung illegal, ano yung next step? Meron ba kayong hinihinging tulong sa pulisya o sa NBI na ipadlock at kunin lahat ng mga dapat kunin? Dokumento, gamit, isalba yung mga tao, Pilipino man o dayuhan? Alam mo, Mama Lu, we have been coordinating at ang pinaka-lead agency, ang ahensyang namumuno ngayon, dalawa yan. Ang Department of Interior and Local Government dahil silang nakakasakop sa kapulisan. Correct? Correct. At ang PAOCTF. Kami po ay we have been closely been coordinating with them.
We are giving the information as to sino nga ba yung wala ng lisensya. Updated po yan. Buong kapulisan, updated na. Pero ang problema po, kulang talaga eh, ang otoridad. Tulad ng PAO, wala pa pong limang po sila ron. Correct. E paano naman silang magkakaroon ng pagkakataon na imikot sa buong Pilipinas at magkaroon ng pagmamonitor o intelihensya? Okay, all right. So, sa madaling sabi, Chairman, kahit po sabihin natin may total ban, wala na kayong lisensyang ibibigay, i-withdraw na lahat ng lisensya, pero meron pang 250 na walang lisensya na posibleng nag-ooperate underground. So, ibig sabihin, hindi lang ito problema ng PAGCOR. Problema ito ng parang public order, problema ito ng iba pang opisina, katulad ng kasama na yung mga local officials natin, yung yes, immigration, at kung ano-ano pa hong grupo, no? Yung DILG. So, paano ho yun? Hindi pala sapat na may ban ng POGO. Meron ho bang planong kumpleto? Alam mo, Ma'am Malu, yan ang aking pinangangambahan. Dahil ang paniwala ko, ma-execute man namin sa PAGCO, kasama ang DOLE, kasama ang iba't ibang departamento o ahensya ng gobyerno, masunod man namin ang kautusan ng Pangulo na totally ban all the POGOs around the country, malaki pong problema natin at ang magiging malaking hamon talaga sa local government units, sa otoridad, police authorities, sa ating pamalang kung paano matutugis itong mga nasabing sinara nating mga POGOs na ito. Yan ang magiging malaking hamon. Dahil sa paniwala ko po at paniwala rin ng marami, hindi na po babalik sa bansang pinanggagalingan nila yung mga yan. Lalo na doon sa isang bansa na alam natin na totally pinagbabawal ang pagsusugal. At kung ikaw ay makita o mahuling nagsusugal man lang, whether kahapon, ngayon o bukas, ang natitiyak ko, diretso ka sa kulungan doon. At mahuhusgahan ka doon. Eh bakit babalik pa sila doon? Eh makikipagsapalaran na dito yung mga